Hello mga kailong, so for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano gagamutin ang sakit na kulebra or shingles. Kaya kapag interesado ka sa ating topic ngayon at gusto mong malaman kung ano ang gamot dito, keep on watching! Alright, alright, alright. So, disclaimer lamang po guys, hindi po ako isang doktor at nandito lang po ako to share my experience during the time na nagkaroon ako ng kulebra or shingles guys. And ang video ito ay para po sa mga kababayan natin na walang pera para magpakonsulta sa doktor and para sa mga kababayan natin na natatakot na pumunta sa mga paggamutan like hospital and clinic, baka sila'y mahawa sa makalat na sakit ngayon. Ayan. So, I'm here also to share my remedy or medication na ginawa ko upang malunasan ang sakit na ito. Ayan. So, ano nga ba ang kulebra or shingles? Ang kulebra po ay isa pong sakit sa balat, guys, na kung saan may tumutubong mga butlig-butlig sa katawan natin na mahapdi, na parang napaso siya, then kumikirot, makati, and parang nakokuryente siya paminsan-minsan. So, sabi nga ng mga doktor, isa ito sa pinakamasakit na sakit. Ang kulebra or shingles ay kamag-anak po ng bulutong or chickenpox. Ang pagkakaiba nga lang, ang chickenpox or bulutong ay tumutubo ang mga pantal-bantal at butlig-butlig sa buong katawan. Samantalang, ang shingles or kulebra ay tumutubo lamang po ito sa isang party ng katawan. Right? For example, kung sa braso mo at kamay siya tumubo, then ito lang po yung tutubuan ng mga butlig-butlig. Kapag sa mukha lamang po. Pero ako po, tinubuan po ako sa may ano, sa may tiyan papunta sa may backbone, which is the spinal cord. So, dun siya tumubo. So, paano nga ba nakukuha itong kulebra or shingles? So, guys, ang sanhi nito is katulad po ng virus na naging sanhi ng chickenpox or bulutong, guys. So, kapag naka-chicken pox ka na and then or bulutong is kapag naghilom na yung chicken pox mo, yung virus na dulot ng chicken pox ay mananatili pa rin sa inyong katawan at hinding-hindi po iyon mawawala. Ang virus na yon ay sisiksik lamang po siya sa ating mga ugat. And then most of all kasi ang tinatamaan ng ano ng shingles is 60 years old pataas and may tinatamaan din mga bata, mga teens, mga adolescents, mga ganyan. Pero, paminsan-minsan lang yun, guys. Kasi ano, kapag bumaba po yung immune system mo, or may diabetes ka, or cancer, pwede ka pong dapuan ng sakit na ito. Ayan, guys. So, ang tanong, nakakahawa nga ba ang kulebra or shingles? May good news and bad news ako dyan sa tanong na yan. Ang good news is kapag nagkabulutong ka na o chicken pox, hindi ka na pumaawa sa kulebra or shingles. Pero if ever na hindi ka pa nagkabulutong or nagka-chicken pox, ikaw po ay pwedeng mahawa po. Ang kaibahan lang is hindi kulebra or shingles ang magiging sakit mo kung di bulutong o chicken pox. Ayan. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo o share ko sa inyo kung ano yung mga medication na ginawa ko upang maghilom ang sakit na to sa katawan ko. So guys, kailangan nyo lang pong bumili ng Acyclovir guys. Ang Acyclovir po ay isang antiviral na gamot guys na kung saan pinapadali niya ang duration ng sakit sa iyong katawan. Right, for example, kapag isang buwan dapat yung kulebra sa na mananatili sa katawan mo, pwede niyang gawing dalawang linggo, isang linggo. So bumili po kayo ng Acyclovir guys and then sabayan niyo po siya ng Pain Reliver. Kasi sa akin, mas effective sa akin yung Pain Reliver na Mefenamic. So, it's up to you kung ano yung Pain Reliver na mas gusto ng katawan nyo, like Lanax, mga ganyan. Pwede nyo rin pong isabay sa Acyclovir ang Claritin po. So, ang ginawa ko lang is
Uminom ako ng 2 beses sa isang araw, umaga at bago matulog. So, kailangan nyong uminom pagkatapos nyong kumain ng umaga ng Acyclovir at Pain Reliver. Sabay po yan. Sa akin is Acyclovir and Mefenamic. Yan lang po yung iniinom ko. And then, gabi, after 12 hours, pagkatapos ko rin kumain ng gabi, is iinom ulit po ako ng ganon. So, pagkatapos uminom ng gabi, is pinapahiran po natin yung mga butlig-butlig, guys, ng Alovera, guys. Alovera. But before you apply the Alovera, is kailangan nyo munang linisan yung butlig-butlig, guys. Maghanda kayo ng tubig, then lagyan nyo ng kaunting alcohol para linisan. Then, pag nalinisan niya, ay pahiran nyo na po ng Alovera. Then, ganun lang po yung gawin nyo araw-araw. In 1 week, doon nyo makikita kung magiging effective sa inyo itong gamot na ito para sa kulebra or shingles. So, kung hindi siya effective sa inyo, then baka kailangan nyo na talagang magkonsulta sa doktor. Kasi I'm just sharing this kasi ganun din yung ginawa ko. I don't have any money para pumunta pa sa doktor para magpa-check up, ganyan. And natatakot din ako pumunta doon sa hospital, sa clinic para magpa-check up about this kasi nga may kumakalat na sakit ngayon, di ba? So, nag-search ako dito sa YouTube and then trinay ko sa sarili ko. Then, ayun, effective naman siya sa akin. So, depende na lang po sa katawan natin kung kaya natin o hindi. Ayan, guys. So, paalala lamang po ulit, hindi po ako isang doktor and I'm just here to share my experience during the time na nakakulebra and of course kung ano yung mga pinanggamot ko dito sa sakit na ito. Kung hindi po kayo naniniwala, it's up to you. Kasi katawan nyo yan, buhay nyo yan. So, mas maganda pa rin magpakonsulta po kayo sa doktor. Ayan. So, isang content na naman po ang natapos natin. So, kung may mga katanungan kayo, just comment lang po sa comment box. And kung gusto nyo rin pong malaman kung ano yung gamot sa ear infection, just click the link. Yan. And thank you so much for your love, care, and support to my channel. Thank you so much. Mahal na mahal ko kayong lahat. Without you, ay hindi makiklik at hindi magiging successful ang channel na ito. So, once again, this is Team LBCT Vlogger at ako ang inyong lingkod sa araw na ito. See you next vlog! Thanks for watching! Don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell to make you updated!